Bonjour tout le monde, moi c'est Bert et je suis fier de parler français. What's up mga mon ami, kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mga bahay-bahay nyo lang po kayo, ano? Dahil nga po sa Extended Enhanced Community Quarantine na pinapatupad sa iba't ibang parte dyan sa atin sa Pilipinas. So sana po ay safe tayong lahat, ano? At na hindi na natin maikalat o kumalat pa itong virus na ito. So sa video pong ito ay tuturuan ko kayo ng basic French. So pag sinabi pong French, ano, unang pumapasok sa isipan natin ay France, Belgium, Congo, Monaco. So marami pong French speaking countries, ano. So dito po sa Quebec, yung official language nila ay French. So pangalawa lang po yung English. Pero doon po sa ibang territory ng Canada, English po yung salita nila. So sa katunayan nga po, no, pangatlo yung Canada sa French speaking country. So kaya rin po mon ami yung tawag ko sa inyo, kasi ibig sabihin nun, my friend mon is my and friend is ami. So mon ami. So paano po ako natuto ng mag-French? So meron po kaming 2 hours a day na French. So binabayaran po kami ng government ng Canada para mag-aral ng French. At so far, kahit pa paano po ay meron na tayong alam na mga French word. At marunong na rin tayong makipag-usap ng French, ano, sa ating mga kaibigang French Canadian. So, pagpalagay na natin po, ano, nag-tourist ka dito sa Canada, nagpunta ka sa Quebec, dun sa pinag-shootingan ng Goblin, yun po yung sikat na tourist spot dun eh. So, tuturuan ko po kayo ng mga basic phrases and words para makapag-approach kayo ng mga locals, no? So, hatiin natin to sa greetings, pagtatanong ng pangalan, sa pagkukumustahan, sa kung paano ka mag-approach ng isang lokal, sa paano naman pag ikaw yung in-approach. Sama din natin siyempre yung pagpapaalam. So, unahin natin yung greetings. So, ang French po ay may 2 way of speaking, yung formal at informal. Numero 1. Paano bumati sa French? Bonjour. Bon is good, jour is day. So, good day is bonjour. O magandang araw. Magandang umaga is bon matin. Matin is morning. Bon après-midi. Après-midi is afternoon. Bonsoir, good evening. Soir is evening o gabi. So kung napapansin nyo, hindi nila pronounce yung last letter, ano? Yung matin, morning, matin, bon matin, bonsoir. Numero 2. Number 2. So pangalan. What is your name? Anong pangalan mo? Dito ako unang natawa sa phrase na to nung babago pala ako nag-aaral. Comment vous appelez-vous? So hindi yan yung nakakatawa. So comment vous appelez-vous? So comment is parang comment pag sa English, ano. So ang basa dyan ay comment. Comment vous appelez-vous? Parang naglilink yung last letter dun sa sunod na letter niya, ano. Vous appelez-vous? Vous appelez-vous? So pag pronounce niya sa mabilis, comment vous appelez-vous? Ayan. So yun yung formal. Comment vous appelez-vous? Sa pang formal form, quel est votre nom? No is a name. What is your name? Quel est votre nom? So yung informal, ito yung nakakatawa. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? What is your name? Anong pangalan mo? Comment tu t'appelles? So syempre, sasagot ka, bonjour. Je m'appelle Bert. Yung formal, je m'appelle. Je m'appelle. Tapos yung name mo sa uli. Je m'appelle Bert. Una is, je m'appelle. Pangalawa is, moi c'est. Pangatlo naman yung je suis. Je m'appelle Bert. Moi c'est Bert. Je suis Bert. So ang pinaka formal doon ay je m'appelle Bert. Numero 3. Kumustahan. Binati ka niya, nagtanong siya ng pangalan, kakumustahin mo siya. O magkukumustahan kayo. Sabi niya, comment allez-vous? Formal, comment allez-vous? So yung informal naman, saba. Saba? Ganon, saba? Saba, nagtatanong mga saging yan. Saba, ayan, saba. May intonation lang siya pataas, no? Patanong. Siyempre, sasagot ka doon. Je vais bien, merci. Sabihin niya, I'm doing good. Thank you. Kaya naman, oui, ça va bien. Kaya naman, bien. Sabihin naman, well. How are you? Well, pwede mo naman sabihin na, ça va? Tanong siya, ça va? Sagot mo, oui, ça va. So, merci, ano? Yung thank you, merci. Je vais bien, merci. I'm doing good. Thanks. Thank you. So, merci is thank you. O, kung gusto mo namang
sabihin na maraming salamat. Merci beaucoup. Parang buko lang. Merci beaucoup. Tapos pwede rin niya sabihin sa'yo na Bienvenue o Canada. Sabi niya, welcome to Canada. So, bienvenue is welcome. Numero cat. Cat. Four. Cat po yun. Cat. Numero cat. So, ito yung importante. Halimbawa, tourist ka. Ito yung survival phrase mo, no? Siyempre, magtatanong ka sa mga locals. Hindi sila nagsasalita ng English. So, ito yung tatanong mo sa kanila. Excusez-moi, vous parlez anglais? Do you speak English? Vous means you. Parle means speak. Vous parlez anglais? Do you speak English? Anglais means English. So, siyempre, sasagot niya, yes or no. Yes is we. Oh, swerte ka kasi nagsasalita siya ng English, no? So, pag hindi naman, malas mo, no. We, no. So, yes or no. Napansin niya naman, N-O-N. Hindi nila pronounce yung N. No. Parang kinakain nila yung huling letra nila. Parang ganun. So, nagtanong ka, humihingi ka ng tulong sa kanya. Papasalamat ka. Merci beaucoup. O, sasagot naman niya, you're welcome. Paano sabihin yung you're welcome? De rien. De rien. Kaya, bienvenue. So, bienvenue, pwede rin siya sabihin na welcome to Canada. Bienvenue o Canada. Pwede rin siya sabihin na you are welcome. Pagka yung may humingi sa'yo tulong, nagpasalamat siya. Sabihin mo, bienvenue. De rien. Kaya naman, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Sabihin, it's my pleasure. It's my pleasure. My pleasure. Numero 5. So, paano naman pag ikaw yung in-approach? Halimbawa, usong le toilet? Nasaan daw yung toilet? Où est la supermarché? O ganon. Nasaan daw yung supermarket? Siyempre, hindi mo naintindihan nyo. So, sabi mo, sorry, I don't understand. Désolé, je ne comprends pas. Désolé means sorry. Je ne comprends pas means I don't understand. So, kung gusto mo naman sabihin na, I'm really sorry, je suis vraiment désolé. Vraiment means really. Tapos sundan mo, parle anglais s'il vous plaît. Speak English please. Ayun, s'il vous plaît means please. So, parle anglais s'il vous plaît. Numero 6. 6 is 6. Papunta naman tayo sa halimbawa, nagpaalaman na kayo, no? So, namasyal ka, nakakita ka ng isang kaibigan. Kaya sumakay ka sa taxi, giwalay na kayong friend mo. Au revoir. Au revoir means goodbye. Pwede mo rin siya sabihin na salut. Yung informal way, ano? Salut. Au revoir. Pwede mo rin siya sabihin na a la prochaine. Until next time. Numero 8. At syempre, mawawala pa naman yung I love you. Syempre, gusto nating malaman yung I love you. Je t'aime. Hindi po maitema. Ma-je-tem. Je t'aime is I love you. I love you too. Je t'aime aussi. Aussi means too. Syempre, kasunod na yan. Magpapabango ka na. So, alam niyo yung nakikita niya sa mga pabango. Ano? Nakalagay sa kanya, Eau de toilette. Eau de toilette. Literally, sa French, ibig sabihin niyan is toilet water. Pero it can mean also na grooming water or cleaning water or sabihin perfume. So yun, basa dun ay Eau de toilette. Eau de toilette. So punta naman tayo dun sa mga words na may similarity sa French. Una, libre. So, pronunciation na iba. Problem, problema. Resulta. Marso. Wala silang O. Avril. Pero sa Tagalog, Avril. Radio. Responsable. Responsable. Pirat. Hindi yan yung pirat na ano. Na pirat. Pirate. Pilot. Piloto. No, pantalong. Pantalong. Alert. No, alert din. Alerto sa atin. Permanent. Permanente sa atin. Diamant. Diamond. Tigre. Tigre. Dollar. Bra. Braso. So, hindi nila pinupronounce yung S, no? Bra. Kakao. Chocola. O, chocolate. Chocola yan. Basa yan. Parad. Parig. Patat. Patatas. O, tabak. Tabako. Kamisol. At mais. So, that's all. So, sana po ay may natutunan kayo kahit pa paano.
At kung may mga praise o words po kayo na gustong matutunan, no, comment down below lang po. Kung bago pala po kayo dito sa channel ko, ano, don't forget to hit subscribe button below and click na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. So, that's it for this video and see you in the next one. Bye!